demo yung preparation sa pagkita ng fire. Kanina umaga po. Start to be sure. Okay, so i-assume na lang po natin na yun yung unang nangyari. And andun tayo sa setting wherein meron po nasusunog na kailangan po yung iligtas ang isang tao or kung kayo man ang mapaso or nagkaroon ng burn sa katawan. So first things first po, kung meron po tayong tao na iligtas sa isang lugar, kailangan po natin i-consider kung yung scene ay safe para sa atin. So dapat po, ligtas tayo, sigurado na hindi po yun, yung resanid na yun. Sigurado po na yung mga dadaan na natin, walang umaapoy para tayo ang mapahamak. So, for example po, excuse me ma'am, itong part na to ang nasunog sa kanya, yung may betadine. Kunyari, yan yung lesion. Sige ma'am, i-relax na ba mo yan, para hindi mo kahirapan. Usually po, di ba, ang mga burns natin, nagtutubig sila. And sobrang painful. So, unang-unang dapat natin gagawin is either itapat sa tubig na gripo na flowing yung water or kung wala namang ganun, timba lang yung tubig. Hindi po pwede yung nagyayelo or sobrang lamig na tubig. Kasi pwede rin yung magpas ng another injury or frostbite or pag bumuka yung vessel sa loob dahil malamig, nagkaroon ng sudden drop ng temperature, pwede mag-cause ng hypotension, lalo na kung mas malalim yung degree ng burn dun sa tao. So, first things first po, pag naitapat na natin siya sa flowing water or tap water na room temperature lang, usually kasi sa mga ganong setting, walang silver sa dialysin, pero kung meron, ito ang una natin dapat ilalagay as a first aid. Silver sulfadiazin, nilagyan lang po namin yung link para mas malaki tingnan at mas mabasa. So yung silver sulfadiazin po, ilalagay natin yan. Pag nagtubig, hindi po puputukin. Bakit? Kasi lalo siyang pwedeng maging medium for bacterial contamination. Wala rin naman po tayong sterile needle doon sa place na yon para masigurado na malinis yung ibang puputok natin dun sa vesicle or yun sa pagtutubig ng lugar. So, once na naibsa na yung pain, lalagay po natin to una. Yan yung sa first layer, yung silver sulfadiazin. And kung walang gasa, usually sa mga ganyang setting, wala tayong gasa. Pero ngayon po na meron naman, sterile gauze talaga idea ni ang gagawin natin. Wet to dry po. So, kung gagawin po ni Mang Blacks, itong gasa na yan. Yung first layer, dapat basa siya ng water na malinis. Bakit po kailangan wet to dry? Kasi kapag na i-transfer na natin yung pasyente sa ospital, sobrang sakit niyan kung yung pagtutubig mo na mapasok, dumikit dun sa gasa. Kaya dapat may tubig para madali para sa doktor na nandun sa emergency room na tanggalin to and also beneficial sa patient kasi hindi po ganun kasakit. So, yan po ang itsura ng wet to dry. First layer ng gasa, basa. Yung susunod po, tuyo naman. Okay, so kahit hanggang 4 layers po, and then i-secure lang natin ang microcore para hindi po siya matanggal and then transfer the patient immediately sa nearest hospital. So, in a situation naman po, kung nari wala tayong gasa, anong pwede gamitin? Kung may makikita kayo na sterile na parang cling wrap, or plastic na lang, ibalot nyo rin po muna doon. Lalo-lalo na po kung pumutok yung blister or yung vesicle, yung may tubig, kapag napapasok kayo, nakita nyo naman ako yung itsura na doon, pwede kasing pasokan ng dumi. At pwede yung ma-infection. So, kaya po idea ni agad dapat madala sila sa burn unit. Yung masyadong malaki yung mga sugat, masyadong malalim. Kasi ang burns po natin ay uri po yan ng sugat na sterile. Ibig sabihin, wala po siyang bacteria, hindi natin kailangan ng antibiotics. Kaya idea ni nasa burn unit sila para malinis, para walang tumiyan, para hindi magka-infection yung pasyente. Ang reason po natin kung ba't kailangan nating baglawan ng tubig, itapat sa gripo, is para ma-relieve yung pain, hindi para hugasan, kasi malinis po ang wound kapag ka-burn. So, may tanong pa po. Yun nga po. Yung nasabi ko kanina kung walang simple sulfadiazin, kahit takpan mo na lang po na ng plaster. Ng plaster para lang
Pero ang important po na magawa natin is ma-review things. Pero yung silver susadayan din po wala yan. Kahit hindi nila po, wet to dry na lang na. Wet na cloth, na malipis, tapos yung dry po ulit. Yung ganun po, basta make sure na malinis siya para lang po madali para dun sa susunod na hahawak sa material ng galing yun. Or mas madali po yung parang plaster, yung parang cling wrap, yung clear na pinagtatakit ng mga cover na yun. Yun po. May iba na lang po po. Ito pa nga po pala sa mga hindi dapat gawin na ibang sa puputukin natin. Huwag po nalagay ng toothpaste kasi akala ng iba kailangan dapat ginagawa niyo. O pag-inigisan siya kasi mawawala yung sakit. Pero kailangan kasi tatanggalin natin. Sobrang hirap po tanggalin nun once na nasa emergency room na masakit yun po yun para sa pasyente. Though alkalinic siya, hindi po siya advisable na ginagawa. So ang kakailangan na lang natin gawin is to relieve yung pain with isa running water. Or ilubog po natin sa ating bath na may tubig na malinis din. Kasi baka mag-infection yung pasyente. Pero kapag tapos talaga sunog na makikita niya na buhay mo si buto ng pasyente, iba na po yun, diretso na lang natin talaga agad sa emergency room. So, pag first and second degree burn po ito, yung kaya po kaya pa natin gawa ng first aid bago magawag na atas sa emergency ng patient. May iba ka lang po po? Ay, hindi po. Sa ito pong sugat na to is para lang doon sa mga burns na ano. Pero kapag ka po kanyari yung sugat na laceration or abrasion, ganyan, hindi na po natin kailangan gamitin kasi usually lang na kung may arteries na kailangan ilagay, sobrang nagdudugo. Tela lang po ang ipapak natin. Ang kalimutan ko nga pa lang sabihin, kaya sugala kanila. So, upon entering po kunyari sa isang gusali na merong sunog, kailangan nyo rin po, pag tinakpan nyo po yung ilong nyo, basa cloth po dapat para yung inhalation nito. Kasi pwede mag-cause ng suffocation nyo yung either of the pwede sa inyo, lalo-lalo na po sa ilong nyo so kasi maragal na siyang nandun sa loob. Wet cloth po, any cloth, dapat basa po siya para kasi hindi mag-penetrate yung usok doon sa tela na hawak nyo, doon sa hinihingan nyo po na hangin. May tanong pa po? Okay, so regarding po doon, yung bahala na po yung pagdadala nyo ng hospital magbigay ng any pain reliever. Kasi usually talaga sa person sa gagawin, iba ang situation kapag ka ang pasyente buntis. Huwag po gagamit na pa rin ito kapag buntis ng pasyente. I-wet to dry nyo lang po kasi meron po component na hindi po pwede kapag buntis ng pasyente. Wow, kasi may oil based yun eh. Mahirap tanggalin po yun. Gagano na. Pag po yung petroleum jelly. Sige po. Kung wala kami para doon, hindi ko makapagalitin. Okay. So kung ito po yung concern, kung nara meron pong ano. Pero kailangan po kasi ito ng reseta, sir. Opo. Nire-reseta po kasi ito. Hindi siya nabibili ulit na counter. So, para sure na rin po, para ma-assess kung anong degree of burn nyo, kung hindi naman emergency situation, dali nyo na lang po sa doktor. Kailangan doktor muna, para doktor mag-isip na. Oo, yan si Pilot na si Pokon. Kung ito, i-stack mo lang na, mag-ilingan ng pag ng gawang sa treatment, kung ito na pwede. Kailangan mo na mag-isip na. Oo po, kailangan po. Kasi parang may sinisinig po. Opo, pwede nyo nalang i-favor sa klinik kasi meron naman po tayo ang stock sa klinik. Masakit din po siya pag tinanggal. Pero kung wala, kahit siya pakawakan na lang, hindi naman siya, depende po kung sa likod siguro. Kung sa likod po siguro siya, gagamitan niya nun, make sure po na talaga hindi siya bibigit doon sa likod.
And isa pa nga po pala, since basa ito, another medium for bacterial contamination po. Kaya kailangan po madalamin siya agad din sa hospital. And hindi siya pwede tumagal ng araw na ganyan. Kasi ang moisture pwede rin magkaroon ng fungal buildup, hindi lang po bacteria. Ito. Okay. Sila, naka-IV ka. Iba po, iba-iba. Sobrang iba. Okay. So case-to-case basis pa rin po. So, sumi for stab burns or fire burns po itong inyong natin. So, mag-electric kasi medyo pro po yun eh. Iba't ibang classifications.